ang agalang-galang Joel Gonzalez. Ah, okay ba? Kaya hinihingi po natin na bagong dating po nagulat. hinihingi po ang pagbibigay ng mensahe ni kagalang-galang Dante Escares. Talaga nga, lagi akong first honor. Una po ay ang pakikiramay po ng aking pamilya sa pamilya po ni Kapitana Helen at sa Kuya Willie at sa kanyang mga anak, mga kapatid. Alam po ninyo, nasabi ko nga, nung isang pagpupulong po namin, ang hindi po alam ng aking mga kasamahan, ito po ay naging teacher ko. Hindi po sa daycare. Noong 1995, noong unang term ko konsyal, teacher siya sa daycare. So sabi niya sa akin, dadalo ka lagi sa graduation ng daycare para mahasa ka sa pananalumpati at makilala mo yung mga daycare. Alam mo yung mga bata, tuwa yan. Pag nagpakuha ng picture yan, naandiya sa unahan, nasa likuran ng mukha mo, pambihira hanggang may asawa yan, nakasabit sa dingding yung iyong mukha doon. Eh, minsan pangangampanya ko, kaya pag-ikot ko ngayon, nakikita ko wala na yung mukha ng bata, yung picture ko na lamang anahan doon. Kaya pasalamat ako sa aking guro, kaya Telen. At every year, it has become a tradition sa aking parte na dumalo sa mga graduation ng daycare sapagkat tama yung sinabi ni Kapitana eh. Ito yung pagkakataon na may bahagi mo yung iyong aspirasyon at pangarap sa mga bata magsisipag tapos sapagkat iyan yung unang hakbang ng mga batang mag-aaral. Mahalaga yan para sa mga bata at para sa mga magulang na nakikita kayo. Kaya yun ay lagi kong ginagawa. Ako'y nalulungkot sapagkat siyempre, mawawalan tayo ng isang pundasyon na kasama natin sa paglilingkod sa bayan ng Halawan, sa barangay Silangan, at higit sa lahat, mawawala tayo ng tanungan, sandigan sa mga panahon na tayo nangangailangan ng ating kalinga. Subalit, tila yata ang panahon ay sinusubok tayo at sa panahon ng pagsubok natin ay hindi natin mapipigilan. Dumating na yung iniiwasan natin, subalit anumang iwas natin, wala na tayong magagawa sapagkat nila ito balaraw na tumatarak sa ating dibdib at wala tayong magagawa kung hindi tanggapin ang ating kapalaran. Ang mabuti lamang doon, tayo ay iniiwanan niya ng isang magandang alaala sa ating lahat at higit sa lahat, lumisan man siya, hindi natin makakalimutan na minsan isang panahon na meron tayo ng isang ina, kaibigan, guro at kasamahan sa paglilingkod sa ating barangay at sa ating bayan, sa bayan ng Kalawan. Kaya po, muli po sa pamilya po, ako po ay taus-pusong nakikiramay at kaya Telen, sa kamanaan doon, sana po ang katahimikan ay makamta muna at wala nang sakit ng katawan. Sa halip, anahan doon na lamang ay ang kapayapaan sa iyong buhay at huwag mong kalilimutang bantayan, tanawin pa rin kami dito sa kalupaan. Muli po, nakikiramay po ang inyong lingkod. Magandang umaga po. Maraming maraming salamat po. So, ayun, nakita natin yung iba-ibang side ng pagiging public servant ni Kapitana Ellen. Kasi, totoo nga po yun, nakasabay po siya sa nung una po ako naging konsehal, siya ay nakilala ko bilang daycare worker. So, bago siya naglingkod sa barangay, napakahabang panahon na siya ay naglingkod sa mga bata. Paghugo, yung unang step ng paghugo sa mga bata bilang bilang isang daycare worker. So, doon natin makikita yung kanyang dedikasyon, no? Sa paglilingkod at pagmamahal sa mga bata bilang isang daycare worker. Sa pagkakataon naman po na to, tatawagin naman natin ang isang kasamahan na alam po kalalo nyo rin, kabarangay, ang ating pong isang nanunungkulang konsehal, pinakikilala ko si Ignacio Kagalang-galang June Joseph Leon. Kung nabuhin ako.
Yeah, salamat po. Isang mapagpalayang umaga po ang pinabot ng pakikiramay sa pamilya ng ating kasamahan na naglilingkod sa bayan, Kapitan Ilong Pilisir. Mapalad po ako sapagkat nabigyan po rin ako ng pagkakataon na maging kabahagi po ng pagbibigay ng isang paggawad na luksang parangal sa ating pong kasamahan na isang ina, isang kaibigan, isang likod bayan. Alam nyo, sa istorya ng Barangay Silangan, dito po sa barangay na kung saan ang inyong lingkod ay nakatira, siya po yung kauna-unahan na babaeng kapitan dito po sa Barangay Silangan. At ito po naman ay nakatatak sa istorya ng aming barangay. At sa pagkakataon pong ito, ang ating buhay ay may ihahambing natin po. Sabi nga po, sa isang awitin, ano po, isang awitin na kung saan si Baba kumantanon, ang buhay tulad ng isang awit lamang. Mayroong simula at mayroong katapusan. Sa pagkakataon pong ito, nung isilang ang isang tao, gumanap sa tungkulin bilang isang minalang ng Panginoon sa mundong ibabaw. Dumating na po yung takdang hangganan na kung saan muli binabawi ang hiram na buhay at ang katawan lupa ay babalik sa alitabo. Sa pagkakataon pong ito, ang hinihiling ko sa ating mga kasama ay panalangin. Sana po sumunod po tayo sa panalangin, isang ama namin, isang Apaginoong Maria at isang luwalhati. Okay po. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala. Tawad sa aming kasalsalin. Pero kumisala. Hindi mo kumisala. Pinagpungin sa lahat ng aming kasalan. At medyo na nalang po ang building coach yung pagdarasan po. Sa pagkakatuan pong ito, iyon po natin sa Apaginoong Maria. Apaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa buhay na pinagpala mo ng aming mga sa Jesus. Santa Maria ay ngayon Diyos. Salamat po mga nawa tayo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos, Espiritu Santo. Salamat po sa pagkakataong ito. Kaya ko po binanggit ang isang ang panalangin ito. Ito lamang po yung tanging pabaon na ibibigay po natin sa ating kasama sa kabilang buhay. Ito ang magsisilbing tanglaw patungo sa kaharian ng ating dakilang lumikha. Na kung saan, sabi nga po ay pag nakarating ka doon, wala na po yung pain, yung sakit, wala na po yung pait, kundi po ang kaharian na kung saan ay may buhay na walang hanggan. At nawa po ang mga nagawa ng ating kasamahan bilang isang lingkod bayan ay magsilbing alaala at halimbawa para po sa ating lahat. So muli po ang inyong lingkod, kasama po ang pamilya ko, ay taos puso kong nakikiramay at nakikidalamhati sa pagyaon ng ating kasama. Maraming salamat po, padalanggalang konsehalo at yung Joseph. Sa pagkakataon naman po na ito, nais po natin hingan din ng mensahe ang ating pong isang kasamahan na kumakatawan po sa mga kabataan ng Bayan ng Kalawan. Nais ko pong tawagin ang ating pong SK Federation President, Kagalang-galang Ross Matthew Omendo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si SK Ross, ang SK Federation President po ng Bayan ng Kalawan. At pagpapabot po ng pakikiramay po sa pamilya Vilisina, mula po sa aming pamilya. Tatandaan ko po, noong panahon po nagkasakit si Kapitana, si Tita Cap, ay nag-design po ng t-shirt at nagkaroon po ng t-shirt for a cause na suot ko po ngayon.
Yung second batch po, nag-usap po kami ni Ate Jeline. At naipag-disenyo ko pa po ng t-shirt si Kapitana. Ito po yung itsura niya. Nakalagi po dyan, Super Kapitana. Naka-highlight po yung salitang kapit. Sapagkat alam ko po na isang matapang na lingkod bayan at malakas ang loob ni Tita Kap. At natandaan ko po sa duration po ng aming pagtatrabaho bilang mga SK, si SK Nika po, SK Nika ng Barangay Silangan ay sinasabi na todo ang suporta at walang naging problema sa kanyang paglilingkod bilang SK sa Barangay Silangan. Sa po sa masasayang alaala na naiwan po sa akin ni Kapitana Ellen ay yung pagtawag po sa kanya ng mama. Sapagkat naging kasamahan din po ng aming daycare worker na si Ma'am Wilma, si Kapitana Ellen. At marami rin po siyang na-share ng mga kwento, ng mga anekdota patungkol po sa kabutihan ng loob at kabutihan na bilang isang lingkod bayan ni Tita Kap. Malungkot po na tayo ay namamaalam sa isang kapatid, anak, asawa, ina, at ina ng barangay. Ngunit kagaya po ang sabi ni Consel Jun, ito po ay isang pamamaraan ng Panginoon upang ipaalala sa atin na ang ating buhay ay hiram lamang. At yung mga alaala na naiwan po ng ating mahal sa buhay, sa ating po mga nasa lupa pa, ay habang buhay po nating alalahanin at bubulitain. Sa pamamagitan po nito, kahit po siya ay namayapa na, tumanaw na, ay dala pa rin po natin yung masasayang alaala ni Kapitana sa atin. At habang buhay po siya, hanggat inaalala po natin ang kanyang buhay, ay mananatili po siyang buhay sa ating mga puso. Muli po, ay ang pagpapaabot po ng sincere na pakikiramay mula po sa Pamilya Angeles at Omega patungo po sa Pamilya Belisina. At alam ko po na si Tita Kap ay masayang-masaya sapagkat alam niya po na na-assistihan niya po yung papalit sa kanya at naturuan niya po ito kung paano i-handle yung mga naiwan niya pong trabaho. At masayang-masaya rin po siya sapagkat tayo ay nagtipon dito upang alalahanin siya at ihatid no sa kanyang huling hanggan. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat and condolence po ulit. Ayan, maraming salamat, SK Ross. So, napakinggan natin ano po, nalaman natin si sa lahat ng mga nakakakilala kay Kapitana Ellen, napakarami ng aspeto ng naging buhay ni Kapitana sa loob ng 61 years. No? 61 years na ipinagkaloob ng Panginoon na buhay ni Kapitana Ellen. And masasabi natin na naging makabuluhan ang kanyang naging buhay dito sa mundong ibabaw. Hindi sinayang ni Kapitana ang kanyang pagiging isang anak ng Diyos. At ngayon nga po, sinasabi natin na ito ay ituring natin sa kanyang mga pamilya, ituring natin na regalo ng Panginoon ang kanyang pahinga, pamamahinga. So, isipin natin that there will be no more pain at siya ay patungo na doon na sa isang peaceful at walang kasing ligayang lugar sa mga oras na to. Para po sa highlight ng Sangguniang Bayan na pagbibigay ng parangal, narito po at ating pong kapili ngayon ang ating pong pangalawang punong bayan at ang tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Nais ko pong tawagan ang ating pong kagalang-galang Cheska Kaumban Hernandez. Magandang umaga po sa ating lahat.
kapupon ng aking pong pamilya ay kami po ay makikiramay sa pamilya po ni Kapitana Ellen, kay Sir Billy, kay Sara Jeleng, sa mga anak po, kapatid, at buong pamilya po ni Kapitana Ellen. Alam niyo po, si Kapitana Ellen, inakilala ko po na ako po ay SK chairman pa lamang at siya po ay daycare worker teacher, daycare worker. Nakilala ko po siya isang mabuting at magaling na guro sa mga batang daycare. Alam na alam naman po natin yan kung paano si Ma'am noon, kung tawagin ay si Ma'am Ellen, kung paano po niya hinugog ang mga kabataang kalawin niyo. Tiyak po ako ng bawat isa po sa atin ay talagang saludo po sa ginawa niyang servisyo bilang isang daycare worker. Nakasama ko po si Kapitana Ellen, siya po ay naging kagawad ng barangay at ako naman po ay nagsimulang maging kagawad po ng ating pong pamahalaang bayan. At doon po mas lalong nakilala si Kapitana Ellen dahil po sa tuwing si Kapitana Ellen po ay may mga kabarangay na lumalapit po sa kanya na humingi ng tulong medikal, ospital, burial. Doon ko po nakilala kung gaano po kasipag, kung gaano po magmalasakit at kung gaano po mamaasahan ng barangay silangan si Kapitana Ellen. Lalo't sigit nung po siya ay naging kapitan na. Alam ko po na ang bawat isa sa atin na talagang ang buhay po na pinakaloob ni Kapitana Ellen sa ating pong bayan at sa ating pong lahat ay talagang hindi po matatawaran. Nag-serve po siya hindi lang isang masipag o maasahan na lingkod bayan, sa barangay Silangan. Tiyak po ako, naging mabuting asawa, naging mabuting ina, kapatid po si Kapitana Ellen. Kaya nga po, sabi nga po, ang buhay po ay hiram lamang natin sa ating Panginoon. At tiyak po ako, nung si Kapitana Ellen po ay namayapa na, tiyak po ako na niyakap po siya ng ating pong Panginoon dahil nagsilbi po siya, ang buhay po niya dito po sa mundong ito ay talaga pong matutuwa ang ating pong Panginoon dahil sa kabutihang tao po na yung Kapitana Ellen. Matandaan ko din po, nung siya po kasi ay talagang nakilala ko na, na sobrang sipag pong lingkod bayan, mas lalo ko po siyang nakilala at naging bahagi po siya ng mga babae, mga kababaihang mambabatas po sa buong lalawigan ng Laguna o yung tinatawag po namin Local Lady Legislators League. Noong kami po'y nagsisimula, si Kapitana Ellen po ay isa sa mga masisipag na opisyal dito po sa local level natin, sa Kalawan po. Meron po tayo din ginawa na Local Lady Legislators League, Kalawan po, 4L kung tawagin. Isa po si Kapitana Ellen na masisipag na opisyal. At medyo nalungkot nga po kami nung huli po naming pagdaraos ng asambliya ay hindi na po namin nakasama si Kapitana Ellen dahil nga po siya po ay meron na pong karamdaman. Bagamat in behalf po ng Kalawan 4L, no, kami po ay sumasaludo sa ginawang pagsiservisyo po sa ating pong bayan. At ang sangguniang bayan po ay narito ngayon bilang kami po ay nagdadalamhati at nakikiramay sa buong pamilya at nagbigay po ng karangal sa isang lingkod bayan na talagang nagsilbi po ng maayos at tapat sa ating pong pamayanan. Sabi ko nga po, hirap lang po ang buhay sa ating pong Panginoon. Napakasakit po ang mawalan ng isang mahal sa buhay, lalo't ng isang ina. Ako po ay ulila na rin po sa ina. At alam ko din po mas masakit para sa ulila na asawa. Na-experience ko po yan sa aking tatay, kung paano ang coping mechanism ng isang asawa na isang pagising, wala na siyang katabi, napakahirap po niyan. Pero alam ko po, si Sir Willie ay gagabayan at magiging malakas pa sa mga susunod na araw, paano po paglalabanan po ito pong pangyayari sa buhay natin ito. Kaya po, at alam po natin na ang bawat isa po sa atin may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang maibabahagi kung paano po natin bibigyan ng pagkilala ang ating pong Kapitana Ellen. At tiyak po ako, simula nang siya po ay pumanaw hanggang sa huling hantungan po na ating po siyang yahatid, natutuwa po siya ngayon at nagagalak dahil nakikita niya po yung mga taong nagmamahal po sa kanya. At ang talagang hindi ko po makakalimutan
meron kasi po kami other side ni Kapitana Ellen. Si Kapitana Ellen po kasi ay ka-birthday ko. So simula nung kami po ay talagang nagkakilala. Unahan po kami yan mag-text ng madaling araw kung sino po unang babati sa amin. Kaya nalulungkot din po talaga ako dahil siyempre po ngayong taon, hindi na po kami sabay na magse-celebrate ng birthday, pero alam ko po na masaya si Kapitana Ellen ngayon. Kapili natin po Panginoon dahil wala natin yung sakit na maramdaman, at tiyak po ako bagamat masakit para sa pamilya. Tiyak po ako na malalampasan po natin ito at si Nanay, si Kapitana Ellen ay hindi po natin makakalimutan. At sana po sa pagpanaw ng ating Kapitana Ellen, huwag po natin makakalimutan. At ako po, Kapitana Ellen, ay nagpapasalamat dahil naging partika po ng aking pambuhay. Marami po ako natutunan kung paano ka maglingkod sa ating pamayanan. At sana po ang bawat isa sa atin ay hindi po natin makalimutan na minsan meron pong naging bahagi sa buhay natin si Ginang Elinor Belesina. Muli po, sampu po na aking pamilya, nakikiramay po ang iyong lingkod. At narito po ang bumubuo ng Sangguniang Bayan para po sa formal na pagkakaroon ng pagkilala sa naging servisyo na iambag sa ating pong bayan, kay Kapitana Ellen. Tinatawagan ko po ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Unahin ko po, Galang-galang Makikamargo, kami po ay nakikiramay sa... Consel Maki Camargo, kami po'y nakikiramay, sa inyo po rin asawa. Consel Dante Escares, narito po. Consel June Joseph Brion, Consel Joel Gonzalez, tinatawagan ko po kayo dito sa harapan para po formal natin ibigay ang pagkilala. Ano po, no? Ang ating pong SK Federation President, Kagalang-galang Rosmaki Umeda. Ganun din po ang Pangulo ng Liga ng Mga Barangay, Kagalang-galang ABC Kenneth Graff. At ngayong umaga po ay aming pong bibigyan ng formal na pagkilala ang ating pong minamahal na Kapitana Ellen, at tinatawagan ko po ang aming pong Madam Secretary para po basahin ang nilalaman ng kapasyahan pinagtibay po ng Sangguniang Bayan. Bilang 10-077-2021 na pinagtibay po ng Sangguniang Bayan noong ika-26 ng Abril 2021. Isang kapasyahan ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya at pagkilala sa mga kontribusyon ng namayapang lingkod bayan na si Kagalang-galang Eleanor Ellen Belesina, Pulong Barangay ng Barangay Silangan, Galawan, Laguna. Sapagkat ang pagpanaw ng isang mahal sa buhay ay lubhang ng kalulungkot, sa kabatirang ang namayapa ay isang mabuting ina, asawa, kapatid at lingkod bayan. Sapagkat sumakabilang buhay si Kagalang-galang Eleanor Ellen Belesina noong ika-26 ng Abril 2021 sa edad na 61 taong gulang dulot ng isang malubhang karamdaman. Sapagkat si Kagalang-galang Eleanor Belesina ay nagsimulang maglingkod sa pamahalaang barangay bilang Child Development Worker mula August 1994 hanggang September 2010, at humawak ng mga posisyon bilang Treasurer at Vice President ng Palawan Daycare Worker Association. Sapagkat matapos maging kawani ng pamahalaang barangay, ay nagsimbi din siya bilang pagawad pamula taong 2010 hanggang taong 2018 ng Barangay Silangan. Sapagkat dahil sa husay sa pamumuno, ay tumindig din siya bilang punong barangay ng Silangan mula taong 2018 hanggang sa siya ay namayapak. Sapagkat sa loob ng mahabang panahon ay walang anumang maipipintas sa pagtupad niya sa panunungkulan, bagkos ay kinilala siya bilang isang lingkod bayan
na may mababang loob at kailanman ay hindi ng abuso sa karapatan ng kanyang kapwa. Sapagkat ibinuhos ni kagalang-galang Ellen Villasina ang kanyang mga nalalabing araw sa hindi pag-iwan sa kanyang mga tungkulin at responsibilidad sa pamahalaang barangay para sa kanyang mga nasasakupan. Sapagkat ang sangguniang bayan at ang pamahalaang bayan ng Kalawan ay lubos na nagkakaisang nagdadalamhati kasama ang mga naulilang kamag-anak, anak, kapatid at asawa sa pagkawala ng isang lingkod bayan na kahanay sa pagdugobyerno. Kung kaya't dahil dito at sa buong pagkakaisang pagsang-ayon ng lahat ng miyembro ng bumubuo ng sangguniang bayan ng Kalawan, Laguna ay itinasya katulad na ngayon ay ginagawang pagpapasya na ipaabot ang taus-pusong pakikiramay sa pamilya at pagkilala sa mga kontribusyon ng namayapang lingkod bayan na si kagalang-galang Eleanor Ellen Villasina, pulong barangay ng Barangay Silangan, Kalawan, Laguna. Pinagkibay, April 26, 2021. Ito po ay pinirmahan ng mga kagalang-galang na kagawad ng sangguniang bayan, Honorable Levin Kathleen Beris Gutierrez, Honorable Joel M. Gonzalez, Honorable Dante C. Escares, Honorable June Joseph F. Brion, Honorable Charles Owen M. Caratinghan, Honorable Abby Maritoni Sanchez Alcid, Honorable Roberto A. Ramido, Honorable Kenneth B. Kraft, at Honorable Ross Matthew A. Omega. Pinagtotohanan na pinagtibay, Honorable Chesla Caumban Hernandez, sangguniang bayan presiding officer, at pinagtibay, Honorable Gwena Frida T. Beris, municipal mayor. Tinatawagan po natin yung si Tito Willie para po sa pagtanggap at ang kanya pong mga anak. Dugot sa pusong pakikiramay ng bumubuo ng sangguniang bayan. So, itindihan po ng mga kasi po mga kagawad na hindi po natin nakatuloy ngayon sa iba-ibang kadakilanan. No? Si Consel Levin po ay kasalukuyan na nag-a-handle po ba rin ng quarantine dahil na-expose po sa positive. So, 14 days po si Consala na naka-quarantine. Si kagalang-galang Abby Maritoni Sanchez, si Consel Ampi, alam naman po natin na sumat na sa walang mga 40 days no, yung kanilang pag-yaon ng kanyang ama. Si kagalang-galang Bobby Ramilo naman po ay hindi rin po pwede lumabas kaya virtually lang din po siya umaattend dahil hindi mo siyang kasalukuyang nakakaramdaman. Si kagalang-galang po, si kagalang-galang Charles Owen, hindi rin po nakarating sa hapon na ito. Magagayon man po, kanila pong ipinararating ang taus-pusong pakikiraman. And sa atin pong, of course, sa atin pong kasamahan na si kagalang-galang Maki Camargo bilang siguro representative na rin ng pamilya ang taus-puso pong pakikiramay ng sangguniang bayan. Sa pagkakataon pong ito, nais po nating tawagin naman ang atin pong Pangulo ng Liga ng barangay dito po sa bayan ng Kalawan na tumatayo pong ex-officio number ng sanggunian, si kagalang-galang Kenneth B. Kraft. Isang mapagpalang umaga po sa lahat po ng narito. Bago po ako magbigay ng aking mensahe sa aking mga kasamang kapitan, baka po may magsasalita po sa inyo. Unang-una po ay tatatlo po silang babae. Kapitana Pamela, tinatawag po kayo. Lubos nakakalungkot po sapagkat sa tatlo na po silang bulaklak ay napitasampa po kami ng isa. Pinakilala po natin si kagalang-galang Pamela Babata.
Magandang umaga po sa ating lahat. Usually po, talaga po ay madaldal po. Pero ngayon po talaga ay medyo... Si Kapitan Ellen po, siya po yung nagsisilbing ate, nanay po sa amin po sa liga. Siya po yung lagi ko pong katabi. Sa pagtulog, pag po kami may seminar, pag po kami ay kakain, lagi po kami binibiro ni na Cap Darwin kasi dalawa daw po kaming sharon. Lagi may pang plastic. Kaya, Ate Cap, maraming salamat po sa magandang samahan, sa masasayang alaala, sa gabay po at sa pangaral. Mamimiss ko po yung bungis-ngis, no? Mga kwentuhan po natin. Salamat po. Maraming salamat po. Pangalawa po ay wala na po magsasalitang kasamaan po. So, sa pagkatwala na po, muli po sa mga pagkalang umaga, ako po ang Pangulo po ng bumubuo ng Liga ng Mga Barangay, Kenneth Bicra po. Inbiya po ng bumubuo ng Liga ng Mga Barangay, siguro po ay sa akin po manggagaling ang mensahe po. Una po ang pagbati po ng pakikiramay sa aming kasamahan, Kapitana Ellen, ng taus-puso po. Then, sabi nga po, paano pa naman natin mailalarawan si Kapitana Ellen sapagkat sa dami ng kanyang magagandang ginawa po. Ang Liga po ng Mga Barangay para po sa pagkaalam na ay lubos pong nalulukot sapagkat para po kami naputulang po o napilayan sa Liga sapagkat si Kapitana Ellen po ay takbuhan po namin pag may mga payo na kailangan lalo't higit po ang tungkol sa daycare sapagkat dilingit po sa ating kalaman si Kapitana po ay humigit kumulang 10 taon naging guru po sa daycare, naging daycare worker po sa barangay. Kaya po lubos ang aming pagdadalamhati po ng Liga ng Mga Barangay. Ganun din po sa aming Kapitana, lubos po namin siyang pinarangal sapagkat sa dami ng kanyang ginawang magaganda bilang daycare worker, bilang agawad at ngayon po kasalukuyan siyang punong barangay ay malaki po ang naiambag niya sa amin, lalo na po sa Barangay Silangan. Kaya Kapitana Ellen, sa huling sabi niya, paalam po at maraming salamat po sa lahat ng iyong naging tulong sa Liga at ganun din sa iyong barangay. Muli po, ako po at 10 ng aking pamilya, ang Sanchez Dorian Crack at sa bahagi na rin po ng Liga ng Mga Barangay ay taus-puso pong nakikiramay sa pagyao ng aming kasamahan sa bilang lingkod bayan. Muli po, kay Kapitana Ellen, umasa po kayo na inyong lahat na masasayang alaala ay mananatili dito sa aming puso. Muli po, maraming salamat at sa mapagpalang umaga sa ating lahat. Ganun po, sa pamamagitan po ng Liga, ibibigyan po natin siya ng formal na pagkilala at parangal na ginawa po ng Liga ng Mga Barangay na para sa isang kapasyahan po. Nababasahin po ng ating sekretary at ganun po, lahat po ng kapitan na naririto ay tinatawagan po na pumunta po dito sa unang. Ngayon po ay babasahin po natin ang Liga ng Mga Barangay Resolusyon Bilang 1, 2021. Patitikan mula sa di pangkaraniwang pagpupulong ng Liga ng Mga Barangay Palawan Chapter na ginanap ngayong ika-28 ng Abril 2021 sa ganap na
10 ng umaga. Sa bulwagan ng Barangay Kanluran, Kalawan, Laguna, mga dumalo, Tagalanggalang Kenneth Vita, punong Barangay Kanluran, Pangulo ng Liga, Tagalanggalang Lazaro M. Halili, punong Barangay ng Barangay Balayhangin, Tagalanggalang Rex D. Dungo ng Bangyas, Tagalanggalang Fermin Agonia ng Dayak, Tagalanggalang Pamela M. Babatid ng Hanggan, Tagalanggalang Ruel Panergayo ng Imok, Tagalanggalang Nestor Ocampo ng Lamot 1, Tagalanggalang Mac Jefferson Rojas ng Lamot 2, Tagalanggalang Romeo Alvarez ng Limaw, Tagalanggalang Darwin P. Guevara ng Mabacan, Tagalanggalang Ricardo Cueto ng Paliparan, Francisco Oberio ng Perez, Virgilio M. Nasayaw ng San Isidro, Ernesto Carpio ng Masini, Romel Belan ng Santo Tomas, Tagalanggalang Castlecraft ng Prinsa. Liga ng mga Barangay Resolusyon Bilang 1, 2021, resolusyong nagpapaabot ng pagkilala at pakikiramay sa pamilya at mga kamag-anak ng yumaong dating daycare worker, tagawad, at kasalukuyang punong barangay, Tagalanggalang Eleanor A. Villicina. Sapagkat ang pagpanaw ng dating daycare worker, tagawad, at kasalukuyang punong barangay, na si Tagalanggalang Eleanor A. Villicina ng Barangay Silangan noong ika-26 ng Abril taong kasalukuyang 2021 ay labis na ikinululungkot ng buong liga ng barangay ng mga barangay sa pamumuno ni Punong Barangay at Pangulo ng Liga si Tagalanggalang Kenneth B. Craft at ng mga mamamayan ng Barangay ng Kalawan, Laguna. Sapagkat ang liga ng mga Barangay Kalawan Chapter sa pamamagitan ng kapulungan ito ay tinatanaw at kinikilala ang kanyang mahusay at di matatawarang tapat na paglilingkod sa Barangay Silangan at sa bayan ng Kalawan noong maluklok sa kanungkulan bilang daycare worker, kagawad at kasalukuyang punong barangay ng Barangay Silangan. Sapagkat sa pagpapahayag ng taus-pusong pakikiramay, ang buong liga ng mga Barangay Kalawan Chapter ay nakikisa sa pamilya at mga kaanak ni Tagalanggalang Eleanor A. Villicina sa oras ng kanilang kalungkutan at kasamang nananalangin para sa ikapapayapa ng kanyang kaluluwa. Sa sama-samang mungkahi ng lahat ng kasapi ng kapulungan ay ipinasya tulad ng ginawang pagpapasya ng liga ng mga barangay Kalawan Chapter, Bayan ng Kalawan, Lalawigan ng Laguna na mapagtibay at tulad dito ay pinagtitibay ang isang resolusyong nagpapaabot ng pagkilala at pakikiramay sa pamilya at kamag-anak ng yumaong dating daycare worker, tagawad, at kasalukuyang punong barangay na si Kagalanggalang Eleanor A. Villicina ng Barangay Silangan. Lubos na pinagtitibay na siyang pinirmahan ni Kagalanggalang Lazaro M. Halili, Kagalanggalang Rex Dungo, Kagalanggalang Fermin Agonia, Kagalanggalang Pamela Babatid, Tagalanggalang Ruel Panardalo, Tagalanggalang Restore